usap kami, allegedly, ang sabi niya, si ES daw po yung nagpa-hold, nagpa-ano nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Naniwala ka? Di-DGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung sabi niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Your Honor, yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi nga, that is pure hearsay. That will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, sino ano yan? Nagsabi? Si Asik Gadapan po. Namatay na. Eh, di ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato na alaman po. Hindi ginagamit po kaya tayo patay. No, Your Honor. No, Your Honor. Yun po yung nangyari po. No? Send yan ako yung informasyon na yun. I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead. No problem. Send mo na ako yung informasyon. Did your superior get the information? Na namatay po. Na-involve si, na sinasabi ni ES na tigilan na yan? Kay Asik Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang. Nino? ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po. When was this? After 1 year o matapos yung mahigit o humigit kumulang isang taon. Ito po ay kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacañang. Nagtataka Sino po ako. Pinatawag sa iyo? Si Attorney Serapio, Police Director Pelisardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacañang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Attorney Serapio sa Malacañang. Pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Correction. Your Honor. General Serapio, hindi si Attorney. Ako ko lang, abogado siya, pero as para sa inyo, hindi siya abogado. General Serapio, yung Licio. Licio Chief during the time of President Aquino. Pelisardo Serapio po. Pelisardo Serapio. Opo. Class 78. Yeah. Yan po ay nagpatawag sa akin. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon nang humigit kumulang sa 4 oras. Kung pwede po natin ma-check doon na ako ay nagpunta mismo doon sa Lesio na yon. Kung saan, i-report ko, i-report ko sila doon sa mga ongoing projects na namin. Pati yung mga hindi natuloy o pinigil na mga operasyon ng PIDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag? Ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko o yung director general ng PIDEA? Doon po ako nagtataka doon. Why? Dahil po, noong panahon na yon, noong nagkaroon po ng yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pagpipigil sa amin na hindi pagkatrabaho, inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media yan. Noong, kung di ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandiyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo? Yung pong incompetence ng PIDEA. Bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kamero sa likod ng PIDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin, malalaking drug trafficker, ang pinahuhuli na lamang sa amin, piso-piso. Eh ano ang sabi sa akin sa Malacañang? Eh wala naman yung mga hinuli nyo eh. Puro mga gawa-gawa nyo lang yan eh. Matitinong mga incheck yung mga hinuli nyo eh. Pero pinakita ko sa kanila sa briefing, dala-dala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma, Central Bank Governor, Security Exchange Commission at saka yung Insurance Commission.
Tatlo yan. Tatlo yung nakapirma na yan na doon sa AMLAC document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong ng AMLAC, 200 billion po. 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon ng drug lord. Ang inabot na lamang po ng AMLAC doon sa asset preservation order is 130.4 million na lamang po. Okay, pero pinaliwala ho nila yung mga sinasabi ko. Sandali. Yung pinatawag ka, that was not related to this particular halted operations. Ibang-ibang operations yun. Iba-iba po yun. Iba-iba po. Ang ano ko po nun, bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusupress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang issue ko doon eh. Ang ano ko sa kanila, bakit ganito? Samantalang yung mga sinundan nung Director General na inilagay ni na Secretary Ochoa, hindi naman po ganoon. Hindi naman po ganoon na ano eh biruin niyo. Ang mga tinatrabaho namin based sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa Barangay Piñahan at paghuhulihin lang kami na piso-piso. Pag nahulin mo yung pusher, wala kang karapatan i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas ho ba? Diba? Pataas ho ba? Diba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatan i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin doon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Felizardo Serapio ng Liceo sa Malacañang, nakalagay doon sa invitation, the Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations you have publicly aired against the PDEA and its leadership. So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po. Ito po yung letter mismo ng Malacañang sa akin. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you, Your Honor, for joining us. So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Honor. Hindi totoong mga drug lord ang nahuli nyo. Yes, Your Honor. Yun po, ang ano, minaliit po talaga. But hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations. Lahat po na, itong particular case. Lahat po yan. Kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya kasama po. Kasama yun. Yun nga po ang pinagtatakop. May nagtataka ko. Noon, wala po akong ano na meron po may pressure sa akin eh. Hanggang sa itong huli, na-realize ko na eh kung sino yung nasa likod. Kung bakit ako. Tingnan nyo, Your Honor, ano, wala na ako sa PDEA. Kinasuhan pa ako. Kinasuhan pa ako eh. Talagang, meron talagang kumanos dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March, sinarban ako ng dalawang warat. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa ano sa harap ninyo, si Attorney Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge dun sa Commission of Offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry. Napag-utusan lang ako ni Gerald Cacdac. Sino ba si Gerald Cacdac? Ito ay tao. Siya ang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PDEA after ni Gerald Gutierrez. At noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaw sa akin. Ngayon, okay. Naisip ko na lamang, Your Honor. Okay, okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba. So, kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Ochoa ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asik Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PDEA noong mga panahon na yun. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, eh, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, thank if you. I may... Go ahead, Senator Chingoy. Who were present in that particular meeting? Kami, ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacañang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacañang, Your Honor? Sa Malacañang po,
ako at saka yung itong si ano si Director Serap, Police Director Serapio at saka yung meron pang ano doon eh. Meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor. Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung ano no, hindi ko na lang po ma ano kung 29 or 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng mga, meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, ano sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Jopino Padilla, the person chair. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... 1993. Kailan ko natanggal? Saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? Madrop po ako. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, ilan taon ka nagservisyo sa police? More or less, 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang, ano yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said the, you told us 1993. Correct? Admitted to the PNP? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. And you were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. Well, hindi po ako, ano, no, hindi po ako familiar doon sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung exact dokumento. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, ano, no, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako, alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo. Ikaw, hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po. Kasi, kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, bumabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible nga hindi mo alam. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor. Sandali lang. Alam yes. mo, na na-admit ka noong 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor. The following year, na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, service. Your Honor, yan pong ano ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan eh, na kung i-re-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga ano po yan, may mga dokumento na nandyan. Your okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissed or draft, Your Honor? Draft, Your Honor. Okay. Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon, yan, Your Honor eh. Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung
yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Awol? Yes, Sir Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Sir Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga, ano nun, sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil ako, nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking ano no, yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which 10 years after you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Ay, po yung sa trabaho noon, Your Honor, nung ano no, parang kundi ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa plane. Kundi ako nagkakamali. Okay, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, dinirecall ko yan eh. Kaya kung sasabihin niyo sa akin yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya ano, pero dinirecall ko siya para at least ma-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no? Doon sa sakit o ano man. Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor... Yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order. Ito po, Your Honor, ito yung ano no, nawalan ako ng ano eh. Nawalan ako ng ano no, ng karapatan no, ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-precharge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabi ng kanyang. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan. Walang due process na akong binigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you have misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Dionisio Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaanukuro kay General Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Dionisio Santiago na four-star general sa Armed Forces of the Philippines? Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare na kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan kaya yan. Kaya nga, sandali lang. Kaya nga hindi mo nga
sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa PNP. Opo, dahil nga po, meron akong ano, kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirement, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA, at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, pinailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na bakit para pumasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo di-disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appoint eh. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, ipa-violate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PIDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga polis na nandoon sa PIDEA. Kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung hindi po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng human resource management o yung admin ng PIDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na police, lalong-lalo na PIDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PIDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na police. Yung nga, Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Dionisio Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko, pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magal ng tawag dyan. Your Honor, napaka tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magan? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan?